Greetings, Manila Sentinel fans. Today, pag-usapan natin yung updates on my current EDC setup. Ngayon, alam nyo naman, if you've been familiar with the channel, pabago-bago yung carry ko in the sense na when I find better stuff or usually ang goal ko mag-streamline ng mga gamit. Ibig sabihin, I don't want to carry too much stuff in my pockets anymore. Mahirap din eh. Masyadong maraming borloloy. And lately, nag-concentrate ako sa mas maliliit na mga items. Pero magagaan. I've also upgraded, in a sense, to carrying a pocket slip. This particular pocket slip has been with me mga 5 years na rin, pero off and on ginagamit ko. Kaya lang lately na-discover ko na sa dami ng borloloy or sa dami ng epektos na daladala ko, kailangan ko talaga naka-organize na siya. So ang ginawa ko, ginamit ko ulit itong pocket slip. Let me just say na it's not ideal in the start. Itong particular pocket slip na to, because of its contour, meron siyang sharp edge dito at medyo naka-offset yung design, will not fit every pocket. Yun ang napansin ko sa kanya. Pero currently, sa trabaho ko and with the uniform that I wear, medyo okay naman na siya. So, balik na naman siya. Back on duty na naman siya. Now, this particular slip contains at least mga, sabihin na natin, 90% ng mga gamit na kinakailangan ko on an everyday basis. So, eto na. Tignan natin one by one yung mga laman nitong pocket slip na to. In no particular order and in no particular priority. So, let's start with this particular, with this compartment. Ang laman nito, isang maliit na disposable lighter. And since medyo naglalabo na ang mata ko, I had to get myself a portable magnifying lens or loupe kung tawagin. Very useful to kapag nagbabasa ako ng mga label ng gamot or any fine print na medyo nahihirapan na ako magbasa. Ito na ang ginagamit ko. In this compartment, meron akong Sharpie. Maraming gamit yung Sharpie na yan. And nakalagay na dito yung aking Victorinox waiter. I've talked about this in previous episodes. In this compartment, not necessarily an upgrade, kasi alam nyo naman yung dating flashlight na dala ko, but to me, this is quite an upgrade in the sense na pagdating sa flashlight, mas preferred ko ang tail cap switch. For me, that's very important because I'd like for my flashlights to turn on easily. Hindi yung hahanapin ko pa kung nasaan yung button. So, previously, ang daladala ko yung Jet Beam Mini 1. But, now I carry the Lumen Top Tool AAA. Para sa akin, napakaganda na nito. First of all, because it's really tiny. And it's really, really light. Plus, yun na nga, para sa akin, napaka-useful ng tail cap switch. It has 3 modes, and that's about it. Pero sa totoo lang, hindi ko naman na kailangan ng mas marami pang modes doon. Even at its lowest setting, and I can also use this setting for pupil checking my patients. So habang ina-unravel natin, habang nilalabas natin yung mga laman nitong pocket slip na to, you will see na most of these items are used for work since I work in an ambulance on a daily basis. Ngayon, tignan natin yung kabilang side. So, bungad na sa atin ito. This is my rubber stamp or yung trodot, which I use to mark when I endorse stuff. So, pag may pipirmahan,
naka-trodat na ako. Within that same pocket, I have my Trango Piranha. And for me, napaka-useful nitong maliit na blade na ito. I use this for heavier cutting. Kumbaga yung Victorinox, I use this for food and stuff that I put in my mouth. Pero ito yung pambaragan na pamputol. Sa magkabilang side, I have pens kasi medyo mahilig ako sa ballpen eh. So this is my backup pen. It's a Pilot brand and it's also a tail click. So mahilig ako sa mga retractable pens. And on this side, another pen which is regalo sa akin and personalized with my name on it. So napaka-importante sa akin yan. Also, within the pen pocket, I have a tiny aluminum miniature whistle. Ito. For whatever reason that I can use it for. And inside, lastly, is a pair of trauma shears. Pero, what's special about this is meron siyang slot for the oxygen tank. So, pwede siyang oxygen tank wrench and trauma shears at the same time. Now, what I like about this thing is, syempre, napakagaang, napaka-compact. Because previously, I used to carry two items just for that purpose. Nakita nyo na to, yung aking X shears in a Four Boys Custom Kydex sheath and yung aking Benchmade na rescue tool. Like I said, the stuff here consists of roughly 90% of what I need. Andyan, syempre, andyan yung relo, andyan yung wallet na hindi ko na in-include dito dahil alam naman natin na kailangan natin yon. But on an everyday basis, this is what I have, at least nakalagay na sa pocket slip. Isang bunutan na lang or isang bitbitan na lang, andyan na lahat ng mga extras na kailangan ko on a day-to-day basis. Now, how much exactly will this entire setup cost you? A marker pen will cost something like 40 to 60 pesos. A disposable lighter, 15 to 35 pesos. This whistle, mga 20 pesos. This Pilot mini pen costs something like 100 to 150 pesos. The magnifying glass cost me around 100 pesos. The Victorinox waiter will cost you around 1,000 pesos. This pair of trauma shears cost me around 150 pesos. The lumen top tool cost me around 400 pesos. The Trango Piranha, I don't know if you can still get it. Now, like I said, bihira akong magpalit ng EDC setup. And some of these items you've already seen on the channel. Medyo may nadagdag lang ng konti dahil sa mga depende sa pangangailangan ko. But overall, gamit na gamit ang bawat item dito sa setup na to. These tools are vital to what I do on an everyday basis. Kaya bihira nyo akong makikita ang magpalit ng gamit. Maaring magdagdag pero bihira akong magpalit-palit ng gamit. And that's about it. That's my short roundup of what I carry on an everyday basis. And this is like my personal survival kit. As always, this has been Abs Abando. Thank you guys for watching.